Hello, what's up, guys? Welcome back to Good Boy Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you another video reaction video. And this time, we're talking about Flip Top MZ versus Send Luke. I-like muna natin yan, guys. At shoutout nga pala kay Enigma, shoutout nga pala kay MZ, shoutout din sa Send Luke sa mong Flip Top Stop. At ganun pa man, ito nga pala, requested ni Herbacio Liement. 4511. Sabi niya Send Luke versus M-Site boss. So nandito tayo ngayon guys para magawa natin 'to guys. Meron pa akong dalawang oras bago magtrabaho. So ginawa ko na siya para habang nagtatrabaho ako, meron na kayong pinapanood. Ganun pa man, maraming salamat sa mga nandito para nakantabay, nakaabang at walang sawa na sumusuporta. Kung bago lang kayo sa channel natin, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung hindi niyo naman ma-share, kahit i-like niyo na lang para ma-recommend sa iba. Tulungan niyo lang din ako para umangat yung channel natin. Ganun pa man, hindi ko na-attack mga personal ninyo, mga paborito ninyo, mga artist. Nandito lang ako para mag-react. Wala akong sama ng loob sa mga artist ninyo. Syempre, kung meron silang sabihin na hindi maganda at nakasira na pag-iisip ng mga kababayan natin o maling informasyon o mahirap ipaliwanag, nandito tayo para ipaliwanag yon. Tandaan nyo palagi, lawakan ninyo yung pag-iisip nyo. Kung bata pa kayo, huwag kayong manood ng walang patnubay ng magulang. You know? Ganun pa man guys, maraming salamat. Bago ko tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California, I'm an audio engineer at the same time, I'm a master hypnotherapist, I'm an NLP, master practitioner, I'm a applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo, huwag nyo kalimutan tapusin yung video at sa description nandun yung personal na channel ko. Kung gusto nyo makarinig, kumanta o mag-rap, nandun lang yun, check in ninyo. Ganun pa man, tapusin ninyo yung video, let's get to it. Flip Top MZ versus Send Luke mula sa Flip Top. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top guys, let's go. Isa yun sa mga pinakabagong ano ngayon eh, pinakabagong gutom. Mahirap talaga eh, MC kalaban eh, pero maganda rin yung nahihirapan ka para ano, mas ma-challenge ka ba? Although pareho silang masasabi mong pareho. Hopefully mag-improve si Send Luke kasi yung last battle niya parang pasang-awa yung nangyari dun sa ano eh. Although nanalo naman siya dun sa PSP but Target, mas sa tingin ko mas malakas yung ginawa ni Target, but hopefully dun sa laban niya meron siyang nakitang mga pointers para i-improve pa yung mga bagay niya. Malaking bagay din nanonood si Send Luke ng mga reaction, di lang sa akin o sa ibang mga reactionist o sa mga tao na nakikinig talaga para mabigyan siya ng advice, kasi at the end of the day limitado lang yung kakayanan ng pag-iisip ng tao para mapalawak yung kakayanan natin. Yun lang. Tuloy natin. Meron silang left field ni MR, meron siyang sariling brand, meron siyang sariling mukha ng left field. Yung style na ginagamit ni M-Site ngayon, parang iniba niya eh, parang yung style na yung nakaraan, parang in-adjust niya para sa mga ganitong style din. Kaya interesting lang kung ano makikita ko mamaya. Yun nga, babattle ako celebration sa 10 years ko sa liga. So hindi man alam ng mga tao, ito yung way ko para i-celebrate, which is bumattle ng sunod-sunod ngayong taon at mag-style tour. So nagtutur ako ng mga style, sinusubukan ko siyang gawin. Kung ano yung style ko nung umpisa, yun pa rin yung bit-bit kong style ngayon. At sa tingin ko, yun pa rin. Saka parang natural lang. Ayun. Alam ko, ibibigay mo yung best mo. At alam ko, gagampanan mo yung part mo. At yun din yung sa akin. Gagawin ko rin lahat para makapagbigay ng best performance para sa'yo sa araw na to. At ibigay natin kung ano man yung deserve ng tao na mapanood at kung ano yung deserve ng kabuuan ng battle map. Good luck. Tsaka alam ko malakas yan, kaya nilakasan ko rin. Ayan. Get up, 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 get up
Flip top, Buelta Palentong 11, nandito pa rin Metro 10, Pasig. Panlimang laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Shoutout sa Flip Top staff palagi at palagi. Shoutout sa Flip Top Beer, tikman nyo yan. At Flip Top magigay para sa parating nating laban. Oh. Shoutout sa Primo Gaming, Extreme Cash, Hypebeat, High Minds, Crown Manila, Black Manila, Real Jokes. Supportahan nyo yan lahat. Ulap and Hinge, shoutout sa kanila, RX Panda. Silipin nyo mga bagong labas, mga bagong represent collab at pati na rin syempre Flip Top official merch. At sa kanan ko, Cavite at Pasig City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay M-Side. Sige, bumesto ka na. Pastry Vapor, Cypher Philippines, kay Parang Victor, Crown Manila, 100% Real Jokes branded. Shoutouts kay Baktong, Yogaran, Casa Coco Amadeo, kay King Kaway, saka Barandero sa akin. At sa kaliwa naman, galing pag Cagayan de Oro City para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Zen. Ayoko nang mag-isip, gusto. Nanalo ng coin to si Zen Luke. Pinili niya mauna si M-Side. Tig dalawang minuto dapat. Pahinga natin to. Unang banat. Buwelta pa lang itong 11. M-Side. Okay. Isang tuyong dahon, mga puno. Isang tuyong dahon, mga puno. Sa mga alon na natuto, malulumo pagkahubog sa panuto, kalaguyo ang damuho. Sa salubong, manununo, pag naturo at matuto, sa saludo. Madudumog kung ito mapanuyo, pwes ito marahuyo. Walang meaning yon. Si MZ, ano na agad, style maker yung ginagawa niya. No? Maganda yung pambungad niya kasi gusto niya agad i-inform yung pag-isip ng mga tao na ganito yung ginagamit na style na sendo. Parang gusto nyo ipanali yung mga ganito-ganito lang. Yung walang meaning, sabi niya gano'n. Puro lang paganda, puro design lang. Nilagyan ko lang ng flow at tugma para tunog malalim. At bakit ko napiling gumanon? At least alam mo na kung ba't sila magre-react sa'yo sa mga sasabihin mo ngayon. Flipta! Handa na ba kayo? Siya nga pala si St. Luke, ang makatang propetang virgin ng Cagayan de Oro. Mukhang malambing pero tuwing nakakakita ng bikining bitin yung ngiti, para yung demonyo. Isa kang malanding elemento. Yung mga post pa nito, dati puro lab coats lang. Ngayon, puro memes na tungkol sa kantutan. Tapos nung nakasayong laban namin, pilit niyang tinatabunan. Share naman siya ng mga kanta ng Wutang. Pati battle rap, ginawang parausan. Mga banat niya, daig niya pa daw parin ng molestya sa loob mismo ng simbahan, Kadiri naman. Parang matres na mga lola, di na magkakaroon ng buhay, naisip niya yan. Parang bahay bat, parang bahay aliwan, bawal ang minor. Utak mo parang madre, hindi na nadidiligan. Si Plasma daw, tinitira si Enigma, boss. Ano to? Hindi na napigilan nung binigyan ng break? Pagiging lyrical ay fake? Pinili na lang maging rapper kasi illegal ang rape? Virgin na manyakis na ang target. Maganda ng ginawa ni M-Site, no? Sabi niya, pinili niya na lang maging rapper kasi illegal ang mga rape. So parang ginagamit niya yung idea ng pag-rap para makapag-abuso ng tao. Mapa-minor de edad o mga divine na pagkatao tulad ng mga pare, mga madre o yung mga institusyon katulad ni Enigma o yung sino-sino man na may mga personalidad. Parang ginagamit niyang yung pagrarap niya para makapag-abuso ng mga tao sa larangan ng idea ng pangrarape. Kasi illegal naman yung talaga yung gawain na yun eh. Pero ginamit niya yung mismong idea ng pagrarap para makapag-garon. Which is magandang visual para kay M-Site. Get mga alagad ng Diyos. Rapist. Solo mo yung titulo na yan, walang balak makiagaw. Panay pa ang gamit sa gulong ng palad. E buti pa yun, minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Alam mo tingin sa'yo ni Enigma? Para kang titi ng kano. Kasi pinasok ka niya kahit hindi ka pa matigas, walang yaka. Di nakakaligtas ang mga dalaga. This is what zero pussy does to a motherfucker. Hindi uubra sa akin yung mga salawi kain, kasabihan at mga pamahiin mo.
send, hindi natubiroan yung natutulog na nalasing, ginising ko. O ano, tipsy? Akit ka na kaya dito? Alam ko gusto nyo na rin talaga. O ang tanong, tang ina mo, kaya mo ba kanin dalawa? Palaliman ba? Sa mukhang makapal, ako ang sampal. Sa kanya ang, sa makapal, ako ang sampal, ang nipis at nahumba. Tang ina, nagamit na. Ganyan mag-adjust. Teka, nasaan na ba ako? O ikaw, nasaan ka? Nariyan sa gitna, ani mo'y si Rizal. Ikaw ang napili niyang gumanap. Gustuhin mang umatras, kaso pagkakasan ng laban ko, sumatumis. Bang! Wala nang nagawa kundi ang humarap. Sanay kang tumawa mag-isa, marahil sa malamang ay palagi kang ganun. Ngayon nag-iba na panahon, marami ka ng kasama at pinagtatawanan ang kanila ngayon. Kasi kung ang dimension mo'y umiikot lang sa pagtawa at pagluha, yan ay malaking ilusyon. Nakalimutan mo na yata na yung galit ko ay isa ring emosyon. Galit sa stilong balanse kasi kahit nabibilib ay palaging daig kayo, isa ka rin sa bilanggo at pilit, itinatanggi pa kahit kitang-kita nyo. Puro kapritikbalang buwan at araw, kabit-kabit sa linya o sa susunod, iba't ibang elemento naman ng battle rap ang ipakita mo! Sabi mo ang seryoso ay patas lang sa komedyante. Marahil ay pareho tayo ng pagtingin. Ngunit sadyang may mga palapag ang gusaling to na hindi mo kayang panikin, hindi mo yan kasalanan. Ang pagtatapat natin ay bunga ng aking pagtitigil, sapagat maging seryoso o komedyante ka man ay hindi mo ako kalipin. Time pala utog. Yun ang problema ng M-Site sa akin, na ito lang ha. Nakakinig naman sa M-Site eh. Sa tingin ko, si M-Site lagi siya nag-a-adjust kung sino man yung kalaban niya. Yun ang kung kalaban niya, tawag dito, maharlika yung mga sinasabi, ginagaya niya. Kumbaga, nilalabay niya, parang tatalunin kita sa pamagitan ng style mo, parang ganun. Tapos pagagandahin ko lang ng sobra. Pero sa tingin ko, gusto ko makita talaga yung M-Site talaga na nandudurog talaga simula ng umpisa talaga. Yung parang walang, ano, parang hindi siya na-impluensyahan yung sino yung kalaban niya. Kasi ganun talaga yung isang sakit ng ibang mga artist. Hindi naman sakit yung parang pag narinig nila yung kalaban nila, nagre-research sila sa kalaban nila. Tapos parang unti-unti nagagaya nila yung style na yun. Tapos ina-apply nila sa sulat nila para makita yung difference. Pero ang problema kasi dun, para bumababa ka sa level nila. Kasi si M-Site din, wala na siya sa level na Sendok. Masyado nang nasa ibang dimension na si M-Site eh. So, hindi ko alam bakit ganyan yung sulat niya ngayon. Siguro, kaya nga sinabi din niya, which is magandang excuse din yun. Sabi niya kasi, nagtuturo siya ng iba't ibang estilo. Which is, pag nasa ibang dimension ka na, parang dahil gamay mo na lahat ng style, ngayon nag-a-adjust ka na, naghahanap ka na ng mga style. You know, binibigyan mo na ng karapatan yung sarili mo para languyan yung iba't ibang estilo, para makita mo naman yung kalawakan ng mundo ng lyricismo, diba? Which is magandang idea mula kay M-Site. Pero sa laban na to, dapat yung first round niya talaga, bigla na talaga eh. Meron lang konting kulang na haymaker, pero direkta naman kay Sendlock yung ibang mga bara niya. Masyado lang mahaba yung setup, pero okay pa rin. Tuloy natin, tignan natin si Sendlock. Yeah. Unang bahay, pahinga natin. Ako'y kawal na maliit, alagad lang at kampun. Pero kung di old god o veterano ang binibigay sa akin ay kampyon. Dos por dos, isa buhay, tryouts, ikay nasa taas ng paliparan. Kaso lahat ng nasa taas, binababa at yun ang batas ng kalikasan. Nasa punto ka ng buhay mo, kung saan wala ng punto ang buhay mo. Kalaban dapat nito, Tipsy Dio, Sixth Street. Ba't na kay Lucas to? Galing wow. Sa taas, bumababa. Mahina ang lakas. Ang lakas ka agad nun. Nagkaroon agad siya ng tinatawag na... Isa to sa mga tinuturo ko sa Manipulation Masterclass. Yung tinatawag na seeding, pagtatanim, you know. Nagtanim si Sendlock ng
ng ano ng idea sa pag-iisip ng mga tao na parang lahat ng ikaw ay nasa taas ka na, M-Site. Nasa taas ka na, 'di ba? Oh. Nasa ibang dimension ka na tulad ng sinasabi ko. Pero bakit nasa taas ka pero nabigay ka lang sa akin na nasa baba? Ibig sabihin, yung mga katulad mo sa baba ka rin babagsak kasi sa taas ng level ng dimension ninyo, wala na kayong makalaban. Kasi bawat tao na nasa taas, nahihirapan sila makapag-competition sa isa't isa eh. Ayaw nilang magbanggaan. Ang hirap nila magsabayan. Pero ang kailangan lang para mapababa sila sa taas na yun, kailangan silang ibagsak sa baba. Sa mga tao na sa tingin nila, pwede pa nilang paglaruan, wasakin. Katulad si Senlok, he's nobody. Pero dahil he's nobody, parang akala ng mga nasa taas. Hindi ko sinasabing si M-Site, ah, pero yung mga taong nasa taas, parang nilalapag sila doon up, mayroong potential si Senlok. Parang pakaramdam nila, parang pwede nila makalaban to. Kasi may value na si Senlok. Pero hindi nila alam na yung mga tao na nasa baba, mayroon na talaga silang, nabigyan lang sila ng pinto para makalaban yung mga taong nasa taas. Kaya sinasabi ni Senlok na nasa taas ka na, pero bumagsak ka sa baba. Parang yun yung batas ng kalikasan. Na sometimes yung ego natin, naghahanap tayo ng makakalaban natin sa baba, na sa tingin natin na may potential. Pero may potential na yun, hindi natin alam, kapantay na pala natin. Yan yung sinasabi nila. So, ang ganda ng ginawa ni Senlok, nag-plant siya ng seed sa pag-iisip ng mga tao na ikaw ay nasa taas ka nga, pero nasa baba ka na rin dahil katapat mo na ako, dahil sa akin ka binagsak. So, para magkapantay na rin tayo. Pero ang idea doon, lahat ng mga nasa taas bumabagsak ayon sa batas ng kalikasan. Magandang idea mo, Laki Senlok. Sigbing tong hayop na to, naglalakbay siyang paatras. 3D o Class G gusto kong kalaban. Ako'y napakatuso. Pero ba't ko pa iisa-isahin yung bunga kung pwede ko naman putulin na yung puno? Mars! Haymaker naman gumamit si Senlok. Maganda na yung ginagawa niya. Nag-improve siya doon sa dati niyang laban na masyadong mahaba yung setup tapos kung ano yung mga sinasabi niya. Dito talaga, malinaw niyang dinescribe yung bagay na gusto niyang iparinig sa atin. Magandang props yun mula kay Senlok. Kasi nakita ko yung improvement na hindi na dapat kailangan pang maraming sat-sat. I-justify mo na agad yung gusto mong sabihin para nang sa ganoon, ma-visual namin kagad yung bagay nun. Gumamit ka ng mga simple salita na ma-absorb kagad ng masa. So, ibig sabihin, ang sinasabi naman ng Senlok, eto yung mga gusto kong kalaban eh. Nasa puno na to, marami klase ng bunga, may hinog, may hilaw, may hinog akong gustong makalaban na sa tingin ko. Bilang sa sarili kong perception at perspektiba, meron akong hinog na nakikita na gusto kong makalaban. Pero ibang hinog yung binigay sa akin. Pero okay lang yun, pwede ko naman silang makuha lahat kung tatabasin ko na lang yung puno. Hindi na ako maghihintay. Magandang punchline mula kay Senlok. Very generalized pero okay. Dating simple lang bumara, naging komplikado bumitaw. Nagkampyon nung naging malalim, ha? Hindi na yan ikaw. Hindi na yan ikaw. Nagkampyon nung naging malalim. Hindi na yan ikaw. Wow, shit. Nagkampyon nung naging malalim. Sana fake joke yan, putain. Malalim, hindi na yan ikaw. Panggagaya. Karumihan ng panggagaya. Pandurugas inaatupag. Iba ang may luntian na pag-iisip kumpara sa berde lang ang utak. 3GS, nagsusulatan. Matagal nang alam siyan. Mananalo ka lang sa akin kung nagpasulat ka kay Slack One. M-Site versus Lip Cram. M-Site versus Lip Cram. 50-50. Di na ako nagulat. Hinati-hati nyo na lang yung premyo. Total, naghati-hati rin kayo sa sulat. Baka sabihin mo, magkagrupo naman kami. Lucas, di mo lang alam. Di mo kailangan magpaliwanag, ako'y nocturnal na nilalang. Matalas mag-obserba, huwag mo ako pilit linlangin. Kung ikaw nababad ka sa ilaw, ako nakakakita sa dilim. Okay. Letra pang dugyot, abakada pang mangmang. Parang sirenang nasa selda yung mga bara masangsang. Agresibo, dilat mata, kung ano-ano ang binuboka. Ako buwang natunay, ikaw baka epekto yan ng droga. Umiintak pag nakabatak, dakilang sa buwista. Tumatalon sa kada... Nasira yung momentum ni Senlok. Even though maganda yung mga bara niya, but those stumbles, man. It always going to drag you down no matter what, dude. It's always. Palo parang balibolista. Kinain dahil masiba. Di makitang bitamina. Kilawin ka rin sa aking talim na hiwa-hiwa. Hinagisang dinamita. Hinagpis at pighati. Palihabin, pasiklabin. Mali-mali ang tinahi. At tinagpinang dilalin niya. Trima pila-pilang hinaing na pinabida. Ginamit din niya yung style niyan kay Target. Yung parang nagmamabilis siya sa dulo.
para lang magkaroon ng tinatawag na climax, yung tinatawag na kill off, you know. Tingnan natin. Be ready. Sa akin kahit ano pang gawin ni Sendlok ngayon after ng Stambul, ang hirap ng bawiin 'yon. Itim na pusa ang galaw, kahit maging Russian cat o Persian cat ka pa, gagawin ka lang siomay sa Mindanao. Ibubulgar ko kung gaano sa kahina, malabiblia lang ngayon. Kahit pagkat yung mga berso ni Lucas tumalo na sa revelasyon. Lagpas ba ng 2 minuto, di mahaba pinaglalaban, nilalakihan ko lang yung lapid na para sa may malaking pangalan. Sayang yung first round ni Sendlok, makukuha niya sana yan. Pero sa akin, alam nyo guys, very strict ako dyan. So sa tingin ko, nakuha na ni M-Site yung first round. Mas maganda yung ano niya eh. At the end of the day, kahit gaano kaganda yung punchline mo, kailangan mo pa rin talagang ipakita na pulido mo siyang maibigay sa lapag namin. So when it comes to ano sa tinatawag natin paano nila bas yung ano na lang nila paano nila ginawa, so sa tingin ko nabigay ko kay M-Site yung first round. Ganun talaga guys eh, minsan talaga ganun talaga eh. Tuloy natin. Ang galing, ang lalim, ang ina. Iba talaga pag bata pa lang sanay nang sumisid pag hinahagisan ng 5. Alam si Lucas, laging handa sa mga laban. Ba't siya lang daw ang kalaban ko? Sige, sa round 3 mo malalaman. Tapos, para kang gago. Nakakakita ako sa dilim. Ang dami pang sinabi, gusto lang sabihin na isa siyang kwago. Akala ko bang mapanghalina sa tugmaan? Eh bakit nung laban mo kay Target, ang napili mong i-rhyme sa Japorns ay Borge? Borge? Puta ka? Ultimo ka lugar, tinatalo. Gusto pang sapawan yung style mo Bullocks at Ghetto Dogs na rhyme ni Pukoda. Sabihin mong hindi, sinungaling. Bukod sa sinungaling, manggagamit patang ina. Oo, real talk, pinapasabi ng Tori ni Babel at Arco ni Noah, tigil-tigilan mo na daw yung paggamit sa kanila. Pareho tayong Bisaya versus Apok. Kung hindi daw pupuntusan yung Bisaya, eh huwag puntusan yung English niya. Tang ina mo. Yung English, universal language yon, ang hassle. Sa Visayas at Mindanao, tinuturo yung English. Sa Manila, walang Bisaya subject. Gusto mo yung judges at audience mag-adjust sa'yo pag may battle? Ayan. Yan ang malawak na pananaw at malawak na kaisipan. Mensaherong naiyak pag yung mensahe niya hindi naintindihan. Bibigyan kita ng simple. Very personal yung ginagawa ni M-Site dito. Direktang pag-atake yun kay Sendlok. Pinapakita niya na yung dumi ng pag-iisip ni Sendlok. Kumbaga, nasa hurado ka ng parang mga judge. Parang nagde-describe ka na ng pagkakamali. Parang inuungkat niya na yung dumi ni Sendlok. Yung parang kung paano mag-isip na very one-dimensional si Sendlok na kailangan mag-adjust kayo para sa akin. Narcissistic behavior. Tuloy natin. Playing analogy. Magandang magandang angulo mula kay M-Site. Hindi pa nagagets ng mga, syempre yung mga crowd, nagalap lang sila. Karamihan na kasi ng crowd. Don't get me wrong ha, guys ha, hindi ko ina-attack yung mga crowd natin o ibang mga judges, pero karamihan kasi ng mga crowd at mga judges, bumabase sila sa punchline. Oo, may punchline talaga minsan, pero kailangan din natin suriin yung bawat nilalaman bago yung punchline yun. Kasi hindi makikita yung punchline kung hindi maganda yung nilalaman. Diba? Kailangan din talaga natin magsuri. Napaka-distinct din itong salita na to. You know? Ako talaga, kailangan hanapin natin yung punchline. Pero at the end of the day, hindi natin dapat dinidiscriminate yung mismong nilatag na letra. Tignan natin. Sa herong naiyak pag yung mensahe niya hindi naintindihan. Kasi nagiging solid yung punchline pag maganda yung nilalaman talaga. Mo yung judges at audience mag-adjust sa'yo pag may battle? Ayan. Yan ang malawak na pananaw at malawak na kaisipan. Mensaherong naiyak pag yung mensahe niya hindi naintindihan. Bibigyan kita ng simpleng analogy para hindi ka mapahiya. Paano pag wala kang nakitang ibang Pinoy at naligaw ka sa ibang bansa? Excuse me, mayong adlaw, kamao ka magbisaya. Putang ina mo! O diba mukha kang tanga? Di nakarating sa pupuntahan.
Nagtatanong ka ng daan, hindi tuloy pinuntusan. Pinuntusan, pangina mo. Hindi ko alam, at di ko alam kung bakit laging bukang bibig mo ang purong Tagalog kadalaban. Yung tipong kapag hindi ka purong Tagalog, eh kahinaan. Tapos ang idolo, balakid, batas, apok, purong Tagalog. Tabi nga dyan. So, para pala sa taong to, wak ang mga nag-i-English na batin. Gago to, mag-explain ka kay Arik. Si Arik, ang unang-unang language niyan, English. Ayan yung first language ni Arik, English, bago siya mag-Tagalog. In-explain niya yan. So, natuto muna siya mag-English bago mag-Tagalog. So, paano pag yung reference ay antipik? O sige, anong Tagalog ng deoxyribonucleic acid? At putang inang pormahan yan. Ang ganda ng mga sinasabi rito ni M-Site, no? Parang ang lumalabas tuloy, parang nagpapaliwanag lang si M-Site. Pero at the end of the day, classic yun eh. Kailangan mo talagang magsuri talaga eh. Pinapakita rito ni M-Site na karamihan ng mga Tagalog, wala talaga silang, walang equivalent. Ayun, karamihan ng English, walang equivalent na Tagalog. Wala tayong Tagalog na pwede nating i-describe o i-define sa isang English word. Kasi karamihan ng mga words na nai-invento ay galing sa English. O kaya galing sa Greek, you know, o kaya galing sa Latin, you know. So, yun kasi yung pinanggalingan ng mga salita eh. So, karamihan ng mga sinasabi natin bilang isang mga, bilang Pilipino o Tagalog, karamihan ng mga sinasabi natin ay galang din lang sa mga English na binabago lang natin yung pagkakabigkas para magmukhang Tagalog, diba? Yung battery to battery, diba? Parang, wala naman tayong ganun, ano masabi natin sa battery, diba? Kutsara, tinidor, di naman sa atin yun, diba? Upuan, di naman sa atin yan. So, nanganganak talaga yung bawat words. At magandang pagsusuri yung mula kay M-Site. Dinadissect niya. Very risky siya kasi ang mga judges ngayon, malinawan tinga, naghahanap palagi sila ng punch niya. Kasi pakiramdam nila, na-fulfill mo lang bilang isang artist yung pag-rap mo pag may punchline ka. Pero dahil doon, nananakaw yung idea ng pagsusuri natin. Diba? Kasi nasan yung pagsusuri natin? Diba? Kasi wala, kung punchline lang aabangan natin, katulad ko, punchline din yung inaabangan ko, pero at the end of the day, kailangan din natin matutong makinig. May mga exception pa rin dun eh. Kailangan natin intindihin na hindi lang tayo kukuha ng isang detalye, katulad ng punchline, yung tiny substrata, tapos pinapakalat natin in general term para maging ganoon yung basis natin, punchline. Pero in reality, ang rounds per rounds, merong stem. Meron siyang nilalaman. Meron siyang detalye sa loob. So, bagong ma-reach yung punchline, ano ba yung sinasabi? Para mabuo yung punchline na to. So, napakagandang paliwanag ni M-Site dito. Kumbaga, direktang umaatake siya kay Sendlok ng kamangmangan niya, yung butas niya. Magandang idea. Sublime! Iba't ibang kulay, parang high na high. Ikaw ang dahilan kung bakit tinatawag tayong bay na bay. Sa mga purong Tagalog na nanonood dyan, Kuya Kibs, atras ka. Hindi porket Bisaya, eh ganito na pumorma, ha? Tigil-tigilan nyo yung paggamit ng term na Bisaya para mang-ape. Tangina mo kasi, puporma-porma ka ng ganyan tapos idadamay mo kami. Kaya panis lahat kayo kay Plasma eh. Kasi minsan, nakita ko, may kasama yung babae. Habang si Sen, pag may event, ayun, nakapulong bulaklakin, putang ina. At palaging, ganto tunog niya, di ba? Pag nagko-compose ng rima, parang studio na nag-record, tas yung chorus niyo may hika. Purong tugma na walang diwa, tapos sa dulo puro hiwa. Parehong tono, parang loro kada duelo, wala nang bagong mapakita. Nakakabobo to anigma. Asan si Marshall? Utol halika. Magtuturo na lang ako paano mag-adobo ng mabisa. Sa toyotsuka ay mag-ingat pag nabuhos mo yarika at sa pagpapakulo, dapat apoy mo lang mahina. Imbis mag-focus sa inumisan, tayo natulog at naiwan, pwes adobo mo sunog kasi ubos na yung mantika! Boom! Pinagtripan. Veterans mo, parang tito mong nandidikdik ng uten, ba't mo napili? Tanginan yun, classic storytelling yung ginagawa ni M-Site. Tingnan natin. Pinagtripan! Veterans mo, parang tito mong nandidiktik ng uten. Ba't mo napiling bulabugin? Manahimik ka, uhugin, walang biten. Busog pa rin sa nakahain kahit magtipid sa butel. Yung pagiging malikain ko di mapipiga kahit pilitin ang ubusin. Masunog ba ng kagubatan? Kinabukasan ako'y magtitinda ng uling. Naiinis na yan.
Sa isip niya ang bababaw ng kaligayahan niyo. Nag-e-expect yan ng pataliman, patalasan, patalastasan, pasindihan ng pakay ko. Ni Line Mac na ay ni Style Mac pa. O bakit? Sino kayo para ipagbawal to? Ganyan kasama ugali ko, pinapatay kita sa stilong pinakaayaw mo. Maganda yung pinakita ni M-Site, nag-define siya, nag-classic storytelling siya, wala na siyang pakialam sa punchline. Basta pinakita niya lang kung paano niya ipapakita, kung gaano kadumi o kababo yung ginagawa ni Sendok. Aside from that, pinapakita niya lang kung gaano ka-easy yung larong to para sa kanya. At maganda yung storytelling na ginagawa niya. But, very risky yun. Kasi especially right now, pag wala kang punchline o wala kang pasabog, yung mga tao, tutulugan ka. At yun naiisip nila, parang nawawala yung idea ng pagsusuri nila sa isang bagay. Tandaan ninyo palagi na ang battle, hindi lang basta punchline, kundi pagsusuri, kung ano ba yung sinasabi. Kasi maganda yung ginawa ni M-Site, direktang atake yun kay Sendlok, wala lang masyadong pabongga. Tuloy natin. Not Sendlok. Ganto yung gusto ko. Nakakabilib. Gusto ko sanang mag-rebat. Kaso di ako nakinig. Malaki ulo. Maliit katawan. Tapos pag naglakad, pag ganto-ganto pre. Ganto itsura ng mga nakikita ko pag sabog ako sa kabuti. Sa Diyos ay sumandal. Manalangin at magdasal. Gagawin kitang pasalubong sa tropa kong si Baal. May anak at may asawa, pero hindi pa siya kasal. Sa demonyo kita iaalay, ganun kita ihaharap sa altar. Luma, wala kang bago na nabuo. Maraming kaparehas, laban ng baon niya ay lumpo. Sarado ka, o Diyos ko, yan ay klaro na ng husto. Ang sansinuko ba'y bilog, pero bakit kwadrado ang iyong mundo? Sabog sa sobrang lakas yung pandinig sa rap ko. Putol yung... Maganda yung idea na sinasabi ni Sendlok, no? Kasi may mga tao talaga naniniwala sa na ang mundo ay bilog o globo. Pero dito nga sa Amerika, parang sinasabi nila na meron daw mga alien, tapos yung mga alien nasa ilalim ng tubig. It could be true, but in reality, yung tubig sa dagat at yung tubig sa taas, yung firmament, nasa loob kasi tayo ng dome. Dati kasi, very scientific ako eh. Honor student din ako nung high school eh. Naniniwala ako sa Pluto, mga ganyan-ganyan. Dati simula na nag-research ako guys, naging flat earther ako, marami akong basher talaga sa flat earth na yan. Pero pag natuto ka talaga mag-research talaga, makikita mo. Pag naniniwala ako sa Diyos, makikita mo na ang mundo talaga ay flat. Pag meron kasing isang parang nagdi-discover eh. Malayo lang tayo guys, explain ko lang. Naglagay siya ng parang camera, tapos pinicturan niya for 24 hours yung mundo. Tapos nakikita niya na yung mga star umiikot ng paganito. Hindi siya umiikot ng paganon, di ba? So pag umiikot siya ng paganito, ibig sabihin yung mga nasa paligid ng mundo natin yung umiikot, hindi yung mundo natin. Pag nakikita niyo sa isang bahay, may tinatawag na chandelier, yung parang nasa taas ng kisa, may yung nakababa na star. Pag pinaikot mo yun, ganun yung lalabas. So doon ko lang na-realize na parang, oh, yeah. Kasi bilang isang Kristiyano, nakasulat din sa Biblia, sa sirkulo ng mundo, hindi sa sphere. Yung sphere at sirkulo, magkaibang salita yun eh. At yung sphere, walang kanto. Pero yung sirkulo ng mundo, meron. Kasi para siyang table eh. Sa table, merong plato sa gitna o merong parang planggana sa gitna. Tapos may ano siya, meron siyang parang angel. Meron siyang sulok. Kasi sinabi niya sa Bible na merong mga anghel na nagbabantay sa sulok ng mundo. So doon ko lang napagtanto na kung talagang religious ka at nakikinig ka talaga sa Biblia. Even though ako, mahilig ako makinig kay Brother Eli talaga eh. Pero doon lang talaga ako hindi nagpapabore sa sirkulo na yun, sa sphere o bilugang mundo. Kasi marami kasing issue yan guys eh, rabbit hole yan talaga. At hindi nyo ako maiintindihan, imabash nyo lang ako unless mag-research kayo ng sarili ninyo. Once na nasa edad ko na kayo, talagang matututo talaga kayo magsaliksik talaga eh. Dito sa amin, marami talagang conspiracy. At yung conspiracy na yun, napakalalim yan guys. At mapupunta yan sa isang grupo ng tao lang. Tapos magugulat na lang kayo. Magugulat talaga kayo. But other than that guys, tuloy tayo rito. Ibang topic na yan guys. Ayoko masira yung usapan natin dyan guys. Mga ganito mga klase ng mga topic, hindi yung matitripan yun.
Kasi sino ba yung gusto ng mga tao magsalita about politika? At sa mga tao pala na gusto ako mag-react ng politics, guys, hindi ko magagawa yun dito sa channel ko eh. Pasensya na kayo kasi ang channel ko ay talagang dedicated para sa Tagalog rap, hip-hop sa Pilipinas. Mga ganito lang. Kasi ayoko mabahiran yung ano natin ng ibang mga klase ng mga topic eh. Pero gagawa ko ng panibagong YouTube channel para sa mga nagpapareact ng political side, you know. Kasi madumi kasi doon, guys eh. May mga bagay doon na mahirap talagang isabihin dito, especially sa channel ko. Masisira yung channel ko at saka yung reputation ko, diba? Pero kung meron tayong panibagong channel dedicated para doon, din pwede. Pero dito, guys, pagpasensyaan nyo na, dito lang talaga tayo sa Tagalog rap at saka sa hip-hop channel natin. At nang sa ganun, mabigyan ng pag-asa yung mga hip-hop artist na maano natin sila, masuri natin. Kasi may mga sinasabi sila magaganda na talagang para sa ating manonood at mga nakikinig talaga. Tuloy natin, guys. Sorry na pahaba yung kwento ko. Yung tenga dahil sa sining na parang Van Gogh. Gun bars pa ng gun bars. Wala nang magandang inaatupag. Puro bakal nasa isip kaya kinakalawang na yung utak. Ako, suntok lang ng suntok. Sumasapak ang kada bara. Mano-mano kada letra na parang telegrama. Salita ko'y masama, makasalanan na tunay. Parang Baboy Ramon na sa bibig ang aking sungay. Nung binigay ka ni Enigma, ako'y nagpakatamad siya kabag... Maganda rin yung idea na yung karamihan ng mga demonyo may sungay sa noo, pero siya Baboy Ramon. May ganun. Mga classic na ginagawa na Sendlock, parang very definitive eh. Yung parang ganito ka, ganito ka, pero ako ganito. Parang laging merong consistent yung ginagawa na Sendlock na criticize ka na ganito, tapos buhat bangko na ganito naman ako. So para makita yung value na mas mataas siya. O di naman kaya ganito ka lang, alam, very definitive. Walang masyadong storytelling dun eh. Pero na-appreciate ko na nag-improve si Sendlock sa first round niya. Patugan. Di ko pinanood ang battles mo, lakong anggulong matututukan. Paano puro squatter, nakaw asawa, kadugyutan lang ang matutuunan. Tsaka na kita pag-aaralan kung meron na akong magandang matututunan. Okay. May-ari ng gut bars, pengi t-shirt at pantalon. Enigma, pag sinuot ko damit nito, hip-hop na ba ako nun? Yang gut bars ayaw ko suotin, sa Bisaya dili ko ganahan. Baliwala yung damit-damit sa kumakantot ng hubad na katotohanan. Huwag sana siyang matalo sa may pamahiin na dala. Oy, si Gregor kinaltukan at tindok. Nabibigyan tuloy ng justice yung sinabi ni MC sa second round kasi puro siya kantot, di ba? Parang first round kasi sabi niya, di ba, parang puro pagkakantot, puro pagsisex, puro pag-iyot. Rapist nga ang tawag kay Sendlock kasi nga, ganun, rapist, kumbaga sa 80s may rapist. So dinefine siya ni MC ngayon, napapatunayan ni MC na tawa yung sinasabi niya kasi ginamit na naman ni Sendlock dito. Ano siyang matalo sa may pamahiin na dala? Oy, si Gregor kinaltukan at yun daw yung katok sa kahoy. Marami kang mali sa kasablay sa pagdura, noy. Animoy tubig sa sirang atay sa sobrang dumi ng iyong daloy. Paano to naging kampyon? Walang paninindigan na pruweba. Napanood mo lang si GL, nagbago agad yung stilo mo, repa. Ako, mula una hanggang huling laban, matalinghaga yung eksena. Di ako kayang pabaguhin ng sinasabi nyo na meta. Classic, di ba, Sendlock? Ikaw, ganito ka, ganito ka. Tapos biglang pupunta sa kanya, define. So, natataas yung value niya. Which is very classic na Sendlock. You know? Pero mas marami lang detalye ngayon. Which is okay para sa akin. Sabi mo kanina lang, sabi mo Bisaya, putkang buang pwes, hapsay nga gahilom, apan matao gatuon. Dunay dagweng magpahiyong, basta magtabo tapuhon. Sama sa gway rangga inom sa sabaw atong katsubong, dihang walay makaingon sa kung aha ko padulong. Kung hindi ka hipokrito, at kung tunay ka sa salita mo na dala, ipaliwanag mo yun sa kanila kung totoong Bisaya ka talaga. Maganda yung pinakita ni Sendlock sa second round pero exposed siya dito, you know. Marami siyang pinakita na nag-define ng sinabi ni MC sa first round kasi maganda. Pero other than that,
hindi natin pwedeng itanggin na maganda yung pinakita ni Sendlock at meron siyang mga definitive at malinaw na punchline. Even though buhat bang ko yung ginagawa niya. Kasi masuri nyo naman kaagad yun eh. Risk yung ginawa ni M-Side sa storytelling niya at sa mga ginawa niya mga antics na pag-describe kay Sendlock. Pero kasi minsan, kailangan din natin hanapin. Kung ako, pipiliin nyo ako, ibibigay ko kay M-Side yung second round. Pero dahil nasa flip-top tayo at yung mga, kung paano tumingin yung mga tao at mag-judge yung mga nandiyan sa flip-top, eh parang gusto nilang ibigay yung style niyon para kay Sendlock. So sa tingin ko, ibibigay ko kay Sendlock kasi ganun yung meta ninyo ngayon eh. 'Di ba? Hindi kayo pa kaparehas ko mag-isip. So pag kung kaparehas ko ay mag-isip, ibibigay niyo kay M-Side. Kung ako pag didesisyonin, ibibigay ko kay M-Side yung second round kasi mas define yon, mas nakita ko yung pagkritisismo kay Sendlock. Pero kung hahanapan niyo na mas definitive na, you know, value race, buhat bangko, pagtatanggal ng panglalait kay M-Side ng ganito ka lang tas ganito ako, Sendlock pwedeng manalo sa second round kasi ganun yung kilitin na hinahanap ng mga tao palagi sa flip-top eh. So mabibigay ko yung second round para kay Sendlock. So 1-1 kay M-Side, 2 kay Sendlock. Pero kung sa personal bias ko, mas maganda yung pinakita ni M-Side sa second round kasi na-expose niya ng maayos si Sendlock. You know, tuloy natin sa ano. So sa flip-top, kung nilagay ko yung ako doon sa flip-top, kung nanonood ako base sa crowd, kung paano nila dinidefine yung show ninyo kasi hindi naman ako pwedeng tumalon dyan, di ba? At sabihin na, oh, para sa akin si M-Side, hindi. Kasi kung paano kayo mag-isip, hindi tayo pareho. Eh. So, pwede kong ibigay kay Sendlock base sa flip-top term. So, sa flip-top term, idea ng mga nasa flip-top, pwedeng ibigay kay Sendlock. So, second round kay Sendlock. Pero sa akin, personal bias ko to, cognitive bias ko, nandito kay M-Side. You know? So, first and second round, bigay ko kay M-Side. Kasi nag-choke si Sendlock sa first round. Eh. Pero tignan natin yung third round. Ang ina, parang tanga naman to. Di daw ako kasal. Anong tawag sa ganito? Kalibasa, virgin ka pa. Tang ina ka. Dapat ginagawa rin ako translator, oh. Tanga yung pagiging Bisaya ko, nasa dugo, hindi sa salita. Alam, di naman ako tumira sa Bisaya. Sira ulo ka ba? Sumunang gat bars? Sige, papadala ko. Sino gustong makisabay? Pag sinuot mo yun, hindi ka magiging hip-hop. Ang tawag na sa'yo, Barabay. Versus Harlem. Hindi daw nakakakumbinse yung pagbabalik parang si Jesus Cristo. At sa mismong battle din na yun, kakausapin daw ng Diyos gamit apoy parang si Moises. Napakatarantado na ito. Minsan si Buddha, minsan Egypto. Ano yan? Hindi kumbinsido pero panay ebanghelyo ang berso. So paano ngayon, Christian ang kalaban? So Antikristo ka naman, mababago ang kwento. Basta ako, isa lang, diretso, walang pinaniniwalaan, pero eto, siguradong papasok sa templo. Akala ko ba, kapag sulido ang paniniwala ay madali lang malinlang? Mukhang mali ka bata, sinyalis ng madaling malinlang, pabago-bago ng paniniwala. Nakapagkabuti lang, feeling niya siya na yung inatasang pantas sa panahon ko. Gusto mo ng baliwan? Mamaya backstage para mihan tayo ng nalalaman sa mundo. Kargado din to ng paaralan. Mas hinubog lang ng lansangan. Malalaman mo ang tunay na halaga ng buhay pag napakapit ka sa patalim na makalawang. Alam mo, sino kaibigan, sino kalaban. Makipaggamitan para sa pakinabang. Hindi ko yan nakuha sa mga aklat. Sa kalye ko yan naranasan. Habang ito, bars din yun na magandang sinasabi na, no? Tangana, grown up bars na yung sinasabi ni M-Side. Pinapakita niya naman, which is parang explanation, self-explanatory naman yun. Pero sa panahon ngayon, ang hirap na makapagkaibigan, guys. Eh. Maganda makapagkaibigan kayo ng high school pa kayo, college, pero sa panahon ngayon, ang purpose nun, dumami yung kaibigan ninyo para mapili ninyo yung karapat-dapat at magiging tunay. Kasi ngayon, sa tanda ko, guys, hindi na ako masyado na ipagkaibigan. Hindi na pili lang talaga yun. Talagang kahit hindi ko kausapin, alam ko pag tinakbuhan ko makukuhanan ko ng simpatya. You know, kasi ano eh, may mga tao talaga ngayon na malawak ang pang-unawa at hindi lahat ganun, guys. Karamihan yan, parang-paramihan na tropa, hindi, guys. Eh. Ako talaga, meron lang talaga akong mga talagang sa tingin ko mga kilala na kahit hindi ko kausapin, sa tingin ko close kami.
Kasi at the end of the day, we're all adults. At meron tayong kanya-kanyang hindi paniniwala o, you know, meron tayong kanya-kanyang responsibilidad. So, yung idea na yun, guys, napakalaking bagay, especially pag tumanda na kayo. Tuloy natin. Sa butas ng misteryo, may lihim na pagtingin na kasilip. Kakagigil. Kala mo talaga yung mga pilosopiya niyang alam sa mismo nakaisip. O di ba't wala kang intensyong manalo? Ang nais mo lang ay magtanghal. Gumawa ka ng music. Kaso nung pinakinggan ko mga kanta mo, parang hindi mo rin intensyon na mapakinggan. Eh kung tutuusin niya, mas walang pressure sa inyo para to. Para sa inyo, mas walang pressure to. Isipin mo, pag walang nag-react sa'yo, pwede mong sabihin, di nila gets yung lalim ko, ang bababaw. Gusto nyo lang kasi sa Joker. Pero pag sa mga Joker, walang natawa, sa mga technical, walang woo, minumura kami sa comment. Kaya pa na yan, simpleng bira nyo sa mga well-rounded. Mind conditioning, kesyo sakto lang, hindi daw solido, mga puntong walang kapararakan. Mga puntong walang kapararakan. Talagang titirahin nyo ng patalikod pag hindi kayo nananalo ng harap-harapan, mga ulun. Kung ang battle rap ay malaya, ba't kayo naglilimita ng mga stilong dapat hangaan? Mga nagmamalaking magaan, isang kilong bulak sa timbangan, na hindi pa nga makapantay, gusto na maging pamantayan. Ano? Narcissist ka? Mataas tingin mo sa iyong sarili? Sige at alamin anong tunay. At yun ay, matapos kitang ibigti, eh kaluluwa ka na lang na nakatingin sa katawan mong binawian ng buhay. Ano? Narcissist ka? Sa'yo umiikot ang mundo? Walang panama sa komedya. At siya, wasak kapag lumetra. Paano hindi mayayanig? Eh ang binabag sa kometa. Ano? Narcissist ka? Ako ang dahilan kung ba't may laban ka ngayon. Kasi pwedeng-pwede kitang hingin. Pero hindi mo ako pwedeng hamunin. Kaya kong makipagpalaliman sa'yo at gawing seryoso to, kaya din kitang tarantaduhin. Kaya sa ayaw mo sa gusto, ako magdidikta ng laban, pwede kitang padikitin, pwede din wasakin. Ibig sabihin, ang kapalaran mo ngayong gabi, nakadepende sa'kin. Ano? Kayo pa mga bago dito? Bars po kayong inang yan. Puch maniwa tayo. Kumbaga, dahil bago ka lang, hilaw ka pa lang, kaming mga nasa taas yung talagang nagko-control ng labang to. Yung flip top, parang sinasabi ni M-Side, kaming mga nasa tugatog ang nagbibigay ng laban para sa inyo. Kung hindi namin kayo hahamunin, walang manonood. You know, kung hindi nyo kami bibigyan ng magandang laban, hindi walang manonood. Kumbaga nakadepende sa amin yung mga tao na inangat na ng flip-top na nagkaroon ng pangalan, kami na ngayon yung nagbibigay ng credibility para sa inyo. Kasi mawawalan kayo ng pangalan kung hindi namin kayo tatapatan eh. Hindi naman kayo pwedeng makipaglaban sa mga baguhan at baguhan lang. Matatalo nyo mga baguhan, mga walang pangalan yun eh. Pero kung merong, yung panalo mo, natalo mo ako, magkakaroon ka ng pangalan. Diba? Matalo mo si Tipsy D, magkakapangalan ka. Matalo mo si Balaan, magkakapangalan ka. Matalo mo si Sakmesa, magkakapangalan ka. Diba? Kami yung nagdidikta. Kami yung mga nasa taas, nararamdaman nila yung Andrew ina presensya. Kasi nasa taas na sila eh. Kailangan mo bastusin si Kuya Drew, bastusin si Francis Magalona, bastusin ng Detret, bastusin ng Kawago, bastusin ng Rasaman. Lahat ng mga nasa tugatog. Sila Target, sila Looney, sila Flick G, sila Balakid, sila Batas. Yung mga tao nagtaguyod ng flip-top, yun yung mga nag-define ng flip-top mismo. So sila yung magbibigay sa inyo ng ilaw para makilala yung pangalan ninyo. Sila yung nagdidikta, which is fucking true, man. Nabaril si Sendlock doon, putang ina. Kasi sila yung nag-define ng flip-top eh. Kaya flip-top na inandiyan dahil sa mga tao na nagtaguyod nito, di ba? Napakahusay na visual mula kay M-Side. Sakit nun, man. Pag na-visualize at na-realize mo yung intention na gustong ipakita ni M-Side, kung kaya mong suriin yung define na idea na binibigay ni M-Side para kay Sendlock, nakakabastos talaga ng sobra. Kasi in reality, parang wala ka namang talaga eh. Diba? Andito ako at nagbibigay sa'yo ng pagkakataon. Nandyan ka dahil sa akin, diba? Kung hindi kita i-call out, hindi kita tawagan, hindi ako umuo, wala kang laban, zero ka. Manalo o matalo ka dahil pa rin sa akin. Magkaka-views ka. Dahil inaabangan ako sa flip-top, isa ako sa mga tanyag sa flip-top. Yun yung sinasabi ni M-Side.
Senlok is nobody, kailan lang siya, di ba? Nung matalo niya si Target, parang unbelievable pa rin eh. Hindi pa rin yun, hindi pa rin kapanipaniwala yun. Until now, hindi ako naniniwala na talo na si Target. Pero nandito pa rin si Senlok. Di ba? Despite, kaya sa mga comment section o sa mga tao na magsasabi na pwedeng manalo si Senlok dito, posibilidad. Pero sa sinasabi ni Emocide, puta, very concrete yun. Napaka-konkreto yun. Grown up version, napakasakit na. Kaya ko makipagpalaliman sa iyo at gawing seryoso to, kaya din kitang tarantaduhin. Kaabot sa ayaw mo sa gusto, ako magdidikta ng laban, pwede kitang padikitin, pwede din wasakin. Wow. Ibig sabihin, ang kapalaran mo ngayong gabi, nakadepende sa akin, ano? Bars, putang inang yun, nakadepende sa akin, putang ano. Bigat, putang ina niya. Bababas! Puta. Hirap niyan, putang ina. Kailangan ng miracle na Senlok dyan. Putang ina yan. Yan yung mga bara na pwedeng magmamarka. Testament kasi yan eh, putang ina eh. Di lang yung basta statement, testamento yan, mga ganyan. Yung parang hindi lang si M-Site ang bumubuhat ng sarili niyang bangko. Pero pinapakita niya yung mga katulad ko at ni Balakid, ni Sac Maestro, at sino man mga tao na nagdala ng flip-top na pangalan. Diba? At naging batayan dito sa flip-top. You know? Kumbaga, hindi lang si M-Site yung nagsasalita. Ako yung tagapagsalita naming lahat dito sa dimension na to. Nandito ka lang. Kaya kayo, umaangat dahil din sa amin. Kasi nahanay na kayo sa amin. Every time na nagtitraining kayo na marami kayong panalo sa mga baguhan, napupunta kayo sa antas namin. Di ba? Kaya dumadami yung panalo mo. Kasi dahil mo natatalo mga suwail din. Mga walang kwenta din talaga. Mga sira-sira din. At habang napupunta ka dito sa amin, sa level namin, nabibigyan namin kayo ng idea na pwede na pala ito makalaban. Maganda na yung value niya. You know? At saka dun nyo lang makakaharap. Dun mo lang sila makakapantay sa dimension na yun. Pero dyan yung parang ang nasa balikat ni Eosite, lahat ng mga old school sa flip-top, ang laang bagay na. Na lahat ng pwede mangyari sa'yo, nakadepende kay Eosite. Shit. Oh, kayo ba mga bago dito? Mga umaasta na walk ngayon, may tulog na. Pag ako nagpasa ng apoy, kay matututo at matutusta. Kundi mo matutumbasan, kay matutumba. Veterano na to, boy. Di ka ubra. Ultimo sa palakasan ng may hawak ng sulo. Presis nugdog na. Tsaka ka na umastang big man sa laro. Snap dog kasi yung sa may ano, Olympics yata si Snoop Dogg eh. Kapag yung tira mo, di nakapos. Tsaka na kayo mag-future-future ng battle rap uto, yung ira ko di patapos. Bars! Kaya ko mag-apoy kung kailan ko gusto. Hindi ko na kailangan ng torch. Tsaka... Tangina, nagwawala si M-Site. Dahil ito yung buhat bangko na talagang hindi mo pwedeng i-disregard o i-discredit. Kasi yung sinasabi dito ni M-Site, value for value talaga. Ito yung value ko, ganyan ka lang. Diba, paangasan talaga. Gusto mo ba ng paangasan? Eto yun, yung sinasabi ni Emsay. Ako na mangaral, marami ka pang pagdaraanan sa larangan to, Borge. Very putang inang good na, ano, nakadala yung ginawa ni Emsay. Kailangan ni Zenlock ng miracle dyan. Which is, syempre, ako, nandito tayo, nagre-react tayo, napopost talaga natin. Maganda yung expectation na pinakita ni MZ. But at the end of the day, yung papaano tignan ng mga judges dyan at ng mga tao sa flip-top, magkaiba kung papaano ko sinusuri yung laban na to. So, wag nyong huwag kayong mag-ano talaga, mag-focus sa sinasabi ko dahil, guys, marami akong haters sa flip-top. Diba? Iniisip nila palagi na, oh, tanganan yan, ano, tagapagtanggol, abogado, nasasaktan. Hindi, guys, eh. Tinitingnan natin talaga kung meron bang substance yung elemento na binibigay ng isang artist natin. Tuloy natin. Playground, I'm sorry. Ay, send it. Kung sabi ni Emar, nagdadala daw ako ng pamingwit sa gubat. Ikaw naman, hiniram mo yung pamingwit ko kahit nakakalito ako kausap. Walang lawa sa kakahuyan. Asa nang yung utak? Nagdadala ko ng pamingwit kasi nanghuhuli ako ng mga isda na nasa ulap. Sabi mo buang katbalyo,
Litong-lito ba? Kung hindi mo sila nakikita, ibig sabihin, hipokrito ka! Gusto mo bang sukatin at subukan ang aking guhit? Kung masasayang lang ang aking sulat, paano natawag na pagsusulit? Nakapagtataka sa utak ang malabo na mga tula. Basa ko nakasulat sa dalamo na karatula. Pawang mapanggulat pag naglaho na parang bula. Mga matang namulat sa pagbungad, ba't nabulag ng masyado sa gawa ko na parabola? Huwag kang magsalita pag ako'y nakatalikod. Mabibiyak ang lupa pag... Kailangan mo ng definitive dito, Sendlock, putang ano yan. Masyado mabigat yung ginawa ni MSI sa third round. Hindi ho ba yung mga ganyang mga banat na ngayon? Kasi very direct yung ginawa niyang pangbabastos eh. Pag nagganyang-ganyang ka pa, mga antics na ganyan... Ako ang natalisod. Mag-ingat sa mga papuri na binuboka mo na ko. Makakakita kang Santelmo kung binubola mo ako. Pagrapapalakpak ni Bulibo, lahat mga angat-ngat pagkakagat may babakat iyong iyo. Bagsak ka sa lapag, yan ay barag babalagbag, tsaka wasak ka at warak hilong-hilo. Palpak sa pagharap litong-lito, wakwak pagkasaksak ni Kuliko. Agad lalagablam bigong-bigo, dakdak na may sapak tsaka talak na tatatak sa mga wak. Walang habag lalagapak mga lakpag, mapagpanggap hipokrito. Maganda yung mga ginagawa niya, mga multis, pero pag sinori natin yun, wala lang yun sa akin eh. Mga ano lang yun talaga eh, mga pampaganda lang ng words eh. At the end of the day talaga, kailangan mo talagang umatake ng direkta talaga. Ma-describe mo ng maayos. Pakinggan nyo to guys. Ako na parabola. Parabola. Huwag kang magsalita pag ako'y nakatalikod. Mabibiyak ang lupa pag ako ang natalisod. Mabibiyak ang lupa pag... Guys, lawakan nyo pang unawan nyo guys ha. Ito, very, yung ginagawa ito ni Sendlock, pang ano na yan, tawag ito, over figure of speech, masyado ng ano, hindi na siya makatotohanan. Hindi na siya yung, ano, diba? Kasi wala nang, pwede nating i-describe na okay, kaya mong nakakabitak ng lupag na tumbaka, pero dito, pinakitaan ka ni MSI sa third round ng factual with evidence and proof. At makikita mo yun talaga guys sa aspetong ano realidad dito, hindi na to realistic guys eh. Okay lang maging malalim, pero kailangan mo pa rin nakakonekta ka sa realidad. Kasi kung pag natalisod ka, bumubukay ang lupa, totoo ba yun? Yung ba pwede mong atapat sa sinabi ni MSite na nasa tugatog kami at kaming nagbibigay sa inyo ng karapatan para sumikat pag nanalo kayo sa amin, di ba? O pag nilabanan namin kayo, kami yung nagbubukas ng pinto. Yun, factual yun, guys. Eh. Yung matalisod ka, bumukay yung lupa, factual ba yun? Mahirap na yan, guys. Tignan natin. Ingat sa mga papuri na binuboka mo na ko. Makakakita kang Santelmo kung binubola mo ako. Santelmo, binubola mo siya. Sinong Santelmo? Papatay ka ba talaga? Factual ba yan? Mapapatay mo ba talaga si M-Site? O ano ba? Ano ba mangyayari? Pagrapapalakpak ni Bulibo, lahat mga angat-ngat pagkakagat may babakat iyong iyo. Bagsak ka sa lapag, yan ay barag babalagbag, tsaka wasak ka at warak hilong-hilo. Wasak ka, wawara ka na, may hilo ka pa ba? Kung wasak-wasak ka na at warak-warak ka na, may kakaramdam ka pa ba ng hilo pag bumagsak ka? Pag lumagap ka, patay ka na nun eh. Pag tumalong ka sa 21-story na building, patay ka na nun. Wala, walang nag-survive sa ganun guys. 17 pa nga lang eh. So ang yan, hindi na yan factual guys. Lahat yan, kathang isip na lang. Hindi nalalim yan, kathang isip talaga. So at least pwede mo talagang sabihin lahat sarap. Of course, pwede kang mang light. Sabihin na naman, ano naman ako, abuga. Guys, hindi. Talaga, minsan talaga kailangan, ako nasa fax, meaning at message lang tayo. Magandang mensahe mo. Magandang mensahe mo, talagang dudurog ka, makakapatay ka, nababasag mo, napapalabas mo yung impyerno. Pero guys, sa sinabi ni MSite, may factual dun. May meaningful yun eh. May fax, may meaning at magandang mensahe. Eh yung binibigay ni Sendlock, ano lang yun? Meaning lang yun eh. Pero walang fact dun. Walang fact. Diba? At the end of the day, saan ba tayo? Sa facts, sa meaning, at sa mensahe. Kung yung mismo, yung sinasabi mo, eh meaning lang ang meron, walang factual. Diba? Yung message malabo pa. Diba? Kasi lahat yan pang atake lang eh, pero walang meaning, walang facts doon. Diba? Pag sa pagharap litong-lito, wak-wak pagkasaksak likong-liko. Wak-wak, saksak, likong-liko. Diba? Diyan guys, kailangan nating tumalino minsan eh. Yun yung pinaka naka, ano, minsan talaga, sinabihan ko na to sa Sendlock talaga dati. Minsan talaga,
manood talaga dapat siya eh. Sa laban nila ni Target, nireact ko yun eh. Guys, ang dami kong binigay na pointers dun. Ang problema kasi sa atin, guys, masyado tayong obsessed sa sarili natin eh. Marami tayong naluloko sa sarili nating mga salita na hindi ako, guys, tandaan ninyo guys, nagsosorry ako pag meron ako nasasabing hindi maganda. Nagsosorry ako pag napapahaba nga lang yung pagsasalita ako, nagsosorry ako guys eh. Pero hindi natin pwedeng itanggi na kailangan natin ng mensahe at factual evidence, di ba? Kasi at the end of the day, ano ba pinapalawak natin dito? Di ba lyricismo? O araw-araw na lang ba tayo dun sa may imaginary na idea? O hindi, di ba guys? Kailangan talaga natin meron tayong substance na nakukuha dun. Ligo, agad lalagab lang, bigong-bigo. Dakdak na may sapak, tsaka talak na tatatak sa mga wak, walang habag, lalagapak, mga laspag, mapagpanggap, hipokrito. Mga bagay na yan, guys, imaginary na lang yan eh. Sa first round, binagsak mo, warak-warak na. Ano pa? Patay na yon. Hindi mo na pwedeng dagdagan pa yon. Sasaksakan mo pa yung patay na. Tapos, warak-warakin mo pa. Hilong, may hilo pa ba yon pag patay na? Sa umpisa pa lang ng mensahe mo, wasak na eh. Diba? So, ibig sabihin, importante pa din na meron kang storytelling. Hindi lang basta-basta magkakaroon ka ng multis, masabi lang na ahead ka. It doesn't work like that, guys. Diba? Alam ko matalino na yung mga nakikinig eh. Matalino na rin yung mga nag-iisip talaga. May kaalaman na, pero kailangan nating suriing mabuti. Yung mga sinasabi ba nito? Ano ba? At the end of the day, oo, gigets ko. Iniisip kasi ng ibang tao, parang, lawakan mo rin pag-isip. Guys, bago nyo pa isipin, naisip ko na rin. Pero ang idea dito, sa dami ng opinion, sa dami ng suggestion, sa dami ng idea, pipili ka lang na mas effective at mas tama para sa pag-iisip ninyo. Diba? Hindi ko pwedeng konsintihin yung idea na malalim tapos doon lang ako mag-focus. Hindi eh. Kasi sa umpisa sinasabi ko, nasa facts, meaning at message lang tayo palagi. Nagre-react lang ako dito. Diba? At in the end of the day, kailangan kong sabihin yung tama. Marami talagang opinion. Marami talaga pwede pa natin palawakin. Pero hindi ako pwede maging bias sa isang idea. Kasi yung idea na yun, pangit yung ganun guys eh. Kaya doon na nasisira yung idea ng subjective. Subjective naman kasi yung lab. No, subjective yan. Every subjective at objective, merong palaging isa at laging nawawala. Yung undeniable truth. Diba? Tatlo kasi yan eh. Objective, subjective, at undeniable truth. Sa tingin nyo ba guys, yung ibang judges, pag meron silang pinanalo na isa unanimous decision, yung ba subjective? Hindi, di ba? Kasi bawat isa sa kanila, merong nakitang tama. Kahit pa paano, nag-agree sila sa isang idea. Yung 1 plus 1 equals 2, yun talaga undeniable truth. Diba? Hindi pwede subjective. Kaya kahit 5-10 pa yung judge, pag isang pinanalo nila sa 1, 2, and 3, ibig sabihin, sa isang idea, nagkakonekta sila. Yun yung undeniable truth. Diba? Yung subjective, yung parang, putangina, kaya ito na. Diba? Hindi ganun, diba? Oh, yun guys eh. Lagi nyong isipin yun. Kahit magkakaiba tayo ng paniniwala sa mundong ito, kahit magkakaiba tayo ng opinion, merong isang bagay doon na hindi nyo pwedeng tanggalin. Yung undeniable truth na bawat isa merong isang idea o butas na masisilip nating lahat na magkoconnect sa ating lahat guys at yung bagay na yun yung undeniable truth, diba? Hindi subjective, hindi rin objective, kundi undeniable truth. Sa dami ng opinion, napili mo yung bagay na yun, diba? Kaya pag sinasabi ng iba, lawakan mo naman sir, plan yung pag-iisip mo. Ako ba dapat magpalawak ng pag-iisip o dapat kayo? Kasi hindi nyo kaya mag-adjust para sa idea ko. Kasi yung nakikita ko, hindi nyo makita. Kasi nabulag kayo sa idea kung ano yung binibigay sa inyo sa harap na yan. Diba? Yun eh. Kaya palagi nyong isipin guys. Lagi nyong iisipin. Merong laging undeniable truth. At ang undeniable truth, merong facts, meaning at message. Wala lang palaging message lang. Diba? Kailangan may facts doon. At sa sinabi ni M-Site, mas maganda yung mga facts niya. Nabombang tulog na sa ilalim ng espasyo, aroma sunog at dahil labis inensayo, ang obra hubog at bakit grabe ni litrato, klaro sa suntok tsaka masyadong natumpok na baka ganto ang tunog pag naging rapper si Picasso. Picasso. Masyadong kalmado, kailangan mo ng gasolina. Pasensya na kayo guys, sa sinasabi ko lang para kahit pa paano makita ninyo kung ano yung tumatakbo sa isip ko. At the end of the day, yung mga sinasabi ko rito tumatakbo lang sa isip ko, hindi siya opinion, hindi siya pinanaw. Nasa isip ko lang siya, kumbaga na pag-usap lang ako sa sarili ko at hindi ko yun sinasabi sa inyo.
kausap ko lang yung camera dito, guys. Pero dahil nanonood ako, kaya sinasabi ko reaction video, but at the end of the day, sa ang purpose ko talaga, makausapin lang yung sarili ko. Pero dahil binibidyohan ko lang at kunyari meron akong kausap, bang na, nasa mundo pala ako ng 2060. Guys, sorry natin. Ano ba yun yung sa Avatar? Yung sa Avatar ng video, meron siyang lalaki na lumpo. Tapos mapasok siya sa katawan ng Avatar. Tapos nagsasalita lang siya sa video, nire-record yung sarili niya. Kasi kung if ever man mamatay siya, at least yung mga tao nasa past o mga tao makakita ng video niya, nakita niya na buhay siya. Yun yung ebidensya na nandito ako. Babalikan niyo to after couple of months, days, years, you know. So, marinig kasi Sir Plan kasi masaya. Tuloy natin. Ito mo ng pangsindi, binigyan ka ng arsonista. Malaki. Guys, habaan nyo lang yung pasensya nyo. Ha. Huwag kayong mag-aalala sa akin. Ha. Nagsasorry naman ako pag meron ako sinasabing hindi maganda. Pero other than that, ang pangunahin nating purpose ay makapagbigay ng talino at ma-describe yung mga bagay na sinasabi ng mga artist natin. Kasi walang magpapaliwanag sa sinasabi ng mga artist natin. Kundi yung mga katulad lang natin na reactions. Mga tao nakakaintindi ng mga bagay-bagay. Tuloy. Tina, gusto mo ng pangsindi, binigyan ka ng arsonista. Malaki pinagkaiba ng ating pagkakataon. Kung ako nilalambing ng hangin, ikaw sinusungitan ng panahon. Nandito ako sa lugar mo. Ayusin mo pakikipagnegosyo. Di ako bumibisita lang sa Pasig. Ito'y pananakot ng teritoryo. May tayutay at metapora, kaya malikhain yung konsepto. Wari damit ng mga Muslim sa sobrang kulay ng disenyo. Balik tayo sa nakaraan. Ako na maghahatid. Di ka na dapat pasindihin. Total matagal ka ng manhid. Nung nagkampyon kayo sa 2x2, si Sernan lang ang nagtawid. Ikaw ang nakatatandang taguro, nagpapakarga sa kapatid. Akin ang tatanggalin, mga alias mo sa tanghalan, hanggang sa kanilang questionin salitang kampyon sa iyong pangalan. 2x2, isa buhay, tryouts, matatanggal ang karangalan, hanggang sa iyong iniiwan mong legasiya, ikaw naman yung iiwanan. Sa akin, nakuha na ni MSET yung first round, second round, pati third round. Pero kung pupunta ako sa flip top, at gagamitin ko yung meta kung paano nila nakikita yan, siguro pwede manalo si Sendlok first, second round at saka third round. Kasi parang, oo, napapabaho sila dun eh. Kasi minsan, talaga, pag sa mga tao katulad ko, nagsusuri talaga, mas maganda yung pinakita ni MSight sa first round. Kasi maganda yung, ano niya, yung tawag dito, yung ginawa niya, yung pag, ano niya, pag deliver niya. Nag-choke doon si Sendlok. So sa first round, binigay ko kay MSight. Sa second round, maganda rin yung pinakita ni MSight kasi mas define yun. Mas marami siyang nasabi maganda. Direktang atake. But even though, yung ginawa ni Sendlok, you know, yin and yang, polarity, ikaw ganito, ganito ka. Yun, sa tema naman yun ng flip top at sa mga judges na mga nanonood, ganun yung trip nila. So binibigay ko yun kay Sendlok base sa idea ng flip top. You know, so bigay ko yung second round para sa akin kay MSight, pero sa idea ng flip top bigay ko kay Sendlok yung second round. And third round bibigay ko kay MSight kasi yun napaka definitive noon, napakagandang ending talaga noon para sa akin. Pero dahil nasa idea tayo ng flip top, pwede ko rin ibigay kay Sendlok yan kasi para sa kanila mas magarbo, maraming haymaker daw ko no. Pero at the end of the day, para sa akin personal kong bias, mas magandang maraming substance at maganda yung pinakita ni MSight. Pero pagdating sa may sa flip top, in idea nila, hindi naman tayo magkakapareho talaga eh. So, bigay ko pa rin kay Sendlok yung second and third round. Base lang doon. Pero tingnan natin, guys. Buwenta Balentong 11, MSight versus Sendlok. Mag-i-ice pang beses para sa kanilang pareho. Kasi may mga laban na obvious talaga kung sino panalo eh. Pero may mga laban talaga na kailangan mong hatiin yung pag-iisip mo. Paano mo paano nila tinitignan at paano ko tinitignan yung laban. So doon magkaiba talaga. Tuloy natin. Ang motor ng Rado, 5-0, magigay para kay Sendlok. Ganun na nga guys, sino ba mga judges dito? Ilayo. Ah, basura din naman yun si Ilayo. Si Tipsy D, mayroon pang sense to, sigurado. Sabihin siya maganda. Maganda rin, andyan din naman si Sorgenio, alam ko kung paano rin siya mag-judge. Andyan din naman si Sayed. Sino to? Sino ba to? Sino natin to? Simulan na lang natin, all three rounds. Para sa akin, well-deserved na panalo yun para sa kanya. At deserve niya talaga na, alam ko,
pinagandahan niya talaga ng todo. Ako naman, binigay ko yung sa tingin ko nararapat para sa battle na yun. At yun, kung ano man yung resulta, manalo matalo, ganun talaga ang battle. Yeah, ganun talaga ang battle, guys. I'm not taking away anything kay Sendlo, pero ganun talaga sila mag-judge yun. Kaya ko mag-apoy kung kailan ko gusto. Hindi ko na kailangan ng torch. Tsaka ka na mga aral, marami ka pang pagdaraanan sa larangan to. Torch! Ayun, hindi ko yun na-expect na mananalo ako, pero nanalo ako. Ayun, nanalo ako. Yun. Pakirap. Deserve niya naman yun manalo kasi nasa batayan ka ng flip top. So, okay. Nung umpisa, kinakabahan talaga ako eh. Kasi sa tingin ko yung sulat ko. Tsaka nung nagpa-practice ako, nawawala-wala boses ko. Kaya kinabahan ako, siguro yung kama na yun, yun yung nagdagdag ng ano eh. Baga, naging apoy ba? Para mas naging malakas yung ano, performance. Nung ano sana, yung umpisa ng round 1 ko, kaso bigla akong nawala, buti na hugot ko ulit. Tsaka nung round 2, naramdaman kong bumalik ulit. Yan, tinuloy-tuloy ko na rin. 3D o Class G gusto kong kalaban. Ako'y napakatuso. Pero ba't ko pa iisa-isahin yung bunga kung pwede ko naman putulin na yung puno? Sayang yan. Yan, yung mga ginagawa ko, tuloy-tuloy pa rin, meron ako mga... Ganun pa lang guys, maraming salamat, pasensya na kayo. May sabi mo ako hindi maganda, kayo nang bahala magpasensya. Bibigyan ko natin yung laban na to, kasi marami tayo natutunan at na-describe natin na maayos yung papaano ko dinadisect sa utak ko yung mga bagay-bagay. Ganun pa man, maraming salamat guys, kung nagustuhan ninyo yung reaction video na yun, mag-subscribe na kayo, i-like nyo, i-share ninyo yung video. Kung hindi naman, okay lang. Comment ninyo sa loobin ninyo. Okay lang kung maibash nyo ako kasi lagi naman ako maibash sa comment section. Ganun pa man, maraming salamat guys. Nagustuhan nyo galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo subuhin nyo sa pamilya, makaibigin nyo mga tao, nakapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Google Pro, ingat kayong lahat yan. Peace out.